ito sa ating palatuntunan. Samantala, magpapatuloy na po tayo sa ating palatuntunan. Ang ganda nitong patotoo ni Brother Angelo Atabay. Hindi ko po pwedeng palalampasin ito. Ito yung nagdaang bagyo. Itong super typhoon na ito na dumaan dyan ho sa may bahagi ng Bicol ay talaga hong nanalanta. Talaga ho namang nakita ho naman ninyo sa television kung gaano kalakas yung pananalanta nitong bagyo. Sabi ni Brother Angelo, ito yung ipinost yata niya sa FB eh. Ipinost niya yung larawan o yung picture ano. Bahay kubo. Kamakin mo yung kanilang tahanan ay bahay kubo. Tapos parang iniwasan talaga ng bagyo. Ito, babasahin ko po sa inyo. Good morning po, mahal naming Brother Will. Meron po akong patotoo sa kapangyarihan ng tunay't nag-iisa, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo na pinakamakapangyarihan sa lahat sa pamamagitan po ng irrevocable power password at ng lumang power ID at power medal na nakasabit po sa loob ng aming bahay at nakadikit po sa paikot ng aming dingding. Noon pong kasagsagan ng bagyo, malakas ang hangin at ulan dahil sa bagyong Rolly Super Typhoon, signal number 5 nga po doon sa amin sa Camarines Sur. Ang lakas talaga, super typhoon. Hamakin yung signal number 5. Magkachat po kami ng aking asawa. Sabi niya ang lakas daw po ng hangin at ang lakas po ng ulan, nagliliparan yung mga yero sa aming kapitbahay at nagbabagsakan po ang mga puno ng kahoy at niyog. Sabi niya sa akin, sana matapos na itong bagyo kasi nakakatakot daw. Bay, talaga nakakatakot. Makikita mo ba namang sumisipol ng malakas? Sipol ng malakas. Tapos yung yero, sinong hindi matatakot? Ang lakas-lakas ng hangin, tapos ang lakas pa ng ulan. Tapos yung iyong bahay, ay bahay kubo lamang. Pambihira. Talagang matatakot ka. Sabi ko naman po sa kanya, huwag ka matakot. Basahin mo yung irrevocable power password na nakasabit dyan sa loob ng ating bahay kubo at magdasal tayo sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos na ingatan niya tayong lahat. Kasi si Brother Angelo nasaan? Nandito sa Pasig eh. Alam mo Brother Will, pagkatapos ng bagyo, alas 4 na po ng hapon, nag-video call kami ng asawa ko at pinakuhanan ko siya sa kanya na litrato yung bahay namin at yung bahay ng kapitbahay namin kasi gusto ko pong makita kung ano talaga ang nangyari. Alam mo, Brother Well, takang-taka. Yung mga kapitbahay, takang-taka, pambihira. Napaka, talaga magtataka. Sabi niya dito, takang-taka yung kapitbahay namin kasi ang bahay po namin ay nananatili pa rin nakatayo at parang walang nangyari. Samantalang yun pong kapitbahay namin, yung bahay nila sira at nagliparan yung mga yero at nayupi yung mga bubong. At yung iba po naman, nabagsakan ng... Pambihira talaga. Nakita ba ninyo? Sa FB? Talagang... Yung palang katabi ay simbahang... simbahan ng dating reliyon. Tapos yung kapit... Ay, nalaglagan ng mga nyog. Yung puno ng nyog. Tapos mga sanga. Wasak na UPE. Tanggalan ho yung mga yero. Samantalang nakapagtataka nga naman. Yan ho kanyang bahay. Kubo lang eh. Saan ba gawa ang kubo? Hindi ba? Pawid. Ayan, nakitingnan ho ninyo sa FB. Pawid. Yun ho kanyang tahanan. Pero, nagtakantaka ho yung kapitbahay. Pero, nagtataka yung kanyang mga kapitbahay dahil kitang-kita niya pa. Inuwasan yung kanyang bahay at parang walang nangyari, parang napakaaliwalas eh, nakita ko eh. Pambihira talaga ang kapangyarihan ng bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Hesukristo ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pag ikaw ay tunay tapat na lingkod, di ka pababayaan. Basta magtiwala ka lamang, huwag kang matatakot, magtiwala ka lamang sa nag-iisang Diyos, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, kasi tapat at tunay kang lingkod. Ikaw ay nagpupunyagi, ikaw ay naglilingkod, ikaw ay nagsisikap para maipakilala ang kanyang pinakabanal na pangalan. Bagaman tayo dumadaan sa mga pagsubok at tayo ay patuloy na dadaan sa mga pagsusulit ng buhay. Dahil tayo ay mga tapat na lingkod, natural lamang yan. Pero
magtiwala ka lamang sa nag-iisang Diyos, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, hindi ka pababayaan. Maraming maraming salamat. Samantala!